Magkakaroon ulit tayo ng tutorial or papakita ko sa inyo kung ano ang meron dito sa AirAsia, kung paano makikita ang inyong in-order or binook na ticket, itinerary, mag-manage, mag-add on ng mga bagahe, ano? Halimbawa, checked luggage, mag-check-in, makakuha ng QR code para hindi na kayo pumila, mabilisan na lang ano, pagdating nyo sa airport, hindi na kayo matagalan. Makipag-chat sa support ng AirAsia, so on and so forth. So, gantong-ganto, ano? If you don't have AirAsia Super App, or ano ba tawag nila dito? AirAsia App, ano? Mag-download kayo, basta kayo ay nagbo-book sa AirAsia. Alam mo, nakapag-book kayo sa website. Kasi pwede naman sa website. Ako sa website, ako nagbo-book mismo. Pero pwede rin sa app. Pag sa website kayo nakapag-book, you still need to download AirAsia App, ano? Para makapag-check-in kayo. And ma-manage nyo ang inyong orders or itinerary, you know. So, let's check. Gantong itsura niya. At dito sa taas, ano, makita mo dyan yung flights. Pwede ka mag-book ng hotel plus flights. Hotel lang. There's also the insurance, travel mall, wifi. At dito naman sa baba, nyo makikita yung, kagalawin lang natin to. Itong home, my orders, check-in, chat, and account. So, papakita natin isa-isa kung paano ito. Don't forget, ano, to subscribe to this YouTube channel para lagi kayo updated at sa mga makabuluhang tutorials and videos kagaya nito. Paka-check na rin ang ating YouTube channel para sa mga iba't ibang videos natin. So, ganito siya, no? Pag halimbawa may order kayo or nakapag-book kayo na sa website, makikita nyo yan dito sa My Order. Okay, dyan sa baba, sa My Order. Ako kasi nakapag-flight na kami, ano, just a few days ago, naka-uwi na kami. So, makikita mo yun sa My Orders, ako, I don't have current orders na. So, lalabas dyan, you have no upcoming flight kasi natapos na siya. Pero yung mga past bookings mo, makikita mo yan sa bandang ibaba. Yan. August 2 tsaka July 21. Ano? Halimbawa, nagpunta kami ng Calibo. So, Manila to Calibo, July 21. Calibo to Manila, pabalik San Iya, ay August 2. I would like to take note lang at to remember sa mga nagtatanong at para sa mga hindi alam, mga kinakabahan, mga first time na magpa-flight, ano, ang AirAsia po ay laging nasa Terminal 4. Terminal 4 po kayo ang inyong departure. At kung galing halimbawa kayo ng Davao to Manila, Terminal 4 pa rin ang inyong arrival. But I think Cebu, ano, except Cebu, iba ang kanilang terminal. So we will double check kasi parang may nabasa ako na except Cebu, hindi siya sa Terminal 4. But we need to verify that kung mga sa Cebu ang flight nyo, no? But for other areas around the Philippines, Naiya Terminal 4 po ang departure and arrival terminal ninyo. Okay? So, then next is check-in. Okay? Halimbawa, nakapag-book na kayo ng inyong ticket online or sa website at gusto nyo mag-check-in, I think that is 7 days before the flight ay pwede na kayo mag-check-in, ano? So, click nyo lang yung check-in sa baba. Ito. Ayan, may humaharang kasi dyan, ano? Pag-click natin yan, so, I don't know kung makikita ko pa yung mga past bookings ko, ano? Wait lang. Check ko muna yung mga past bookings natin, ano? So, itong Manila, Calibo to, ito, CZ. So, check natin to ano. CZ8 yan. Tingnan natin kung may lalabas pa rin dito. Alright. Ah, okay na. Hindi na pala natin siya ma-ano yung check-in kasi natapos na siya, no. But anyhow,
pag mag-check-in kayo, hahanapin yung booking number, makukuha mo sa my order, tapos yung last name nyo, tapos search, ano, click search dyan. To. So, booking number, and then the surname. Okay, saan makita ang yung booking number? Dito sa my order. Tapos dito lalabas dyan banda, no? Dito lalabas yung inyong mga booking, ano? Kung pa-flights pa lang kayo. Ito kasi tapos na, kaya nasa baba na siya. Parinabawa, pa-flight pa lang kayo, ang inyong booking number ay makikita nyo sa itinerary. Mag-open siya, ano? Ito yan. Booking number, nakalagay dyan. Okay? Yan, booking number. So, tatype nyo lang yan or ikakopy doon sa itinerary sa dito sa check-in, ano, dito sa check-in sa search bar, sa booking number, your last name, hindi na kailangan ng first name, last name lang. First name pala or last name pwede. Tapos search na lang siya. Okay. So ganito naman, paano kayo mag-book? Halimbawa, da-download kayo or naka-download kayo ng AirAsia app or super app ng AirAsia. Paano mag-book online? Click nyo lang to. Flights. Pag gusto nyo may hotel, so flight plus hotel. So, tignan natin yung flights. Halimbawa, mag-flight kayo sa 15 ng August. So, Manila to, let's say, Cebu. So, check natin, ano? Click natin Cebu. Tapos, departure date, kunyari, ay August 15, ano? Medyo mahal pa lang ngayon, ano? Kasi nakapag-book kami mga lods, ano, 1,000 plus lang, 1,800 or 2,000 kasi nasa 88 pesos sila. Still, 88 pesos pa rin yata naman. Hindi ko lang alam ba't... okay. So, limbawa, 15, ano, 4,400 kasi or 3,900 nakalagay dito. Tapos, one way lang siya kunyari, or let's say, return, ano, dito mo yan papalitan, ano, one way kung papunta lang, uwi ka. Pero kung back and forth na ano lang, bakasyon, so return, ano. So, gawin natin may bakasyon. Ano ba, babalik ka agad ng one week after. So, sa 22 siya. 22 siya, ano. Click mo lang yung 22. So, ganun lang po siya. Unang pipinditin mo yung date ng departure mo. Tapos, pangalawang pipinditin mo yung iyong arrive, yung pagbalik mo. Okay. Pag one way naman, reset natin. Click mo lang one way sa taas at i-click mo lang kung anong date. Halimbawa, 15, August 15. Ganyan lang siya. Tapos, click confirm sa baba. Anyhow, kung hindi yan August, of course, kailangan mo pa mag-scroll sa baba. September, October, November. So, let's try one way kunyari. Tapos, click confirm. And if you have promo code, lagay mo lang sa promo code. Kung may i-redeem kang big points, redeem mo. Of course, kung bago ka pa lang sa AirAsia app or bagong mag-book ka pa lang, walang mga points pa dyan, ano? And search the flight dito sa gitna. So, looking out, Manila to Cebu, ano, best, lowest rate. Ayan, mas mababa pala siya. So, kasi nakita natin nung kanina ay 3,000 plus ba yun? But ngayon, lumalabas na lang na ang departure mo, Manila to Cebu, non-stop, 1 hour and 30 minutes. Pag-aalis ka ng alas 10 ng gabi, 10:20, mas mura kasi talaga yung gabi na flights, ano? Mas marami kasing pumipili ng pang-umaga. So, 10 p.m. to 11:50 or 10:20 to 11:50, makikita mo dyan, ano, yung date na sinasabi ko. Yan, ano? Ito yung 10. Military time po yun, 22 minus 12. Magiging 10 siya, ganun yun. 24 minus, ma-minus po po yun sa 12 para sa hindi... pamarunong, ano, of course, almost everyone naman marunong na magbasa ng military time. So, 10:20 to 11:50. Yan. Ang good thing nga pala, ano, gusto kong ibalita lang. Sa recent flight ko naman, dito sa AirAsia, on time lagi, ano, ang alis. Tapos, mas maaga yung arrival. Mas maaga siya ng 15 minutes, 20 minutes. Yung nga lang, pag sa NAIA pa rin, naghihintay pa rin talaga sila. Pag ang dating mo, halimbawa, is 11:50, kahit mapaaga siya ng 11:35, parang naghihintay pa rin sila, iikot pa rin sila dun sa kanilang, ano, no? Sa kanilang track kung saan sila dapat talaga hanggang dumating yung time. I don't know, yun yung experience ko.
Pero pag halimbawa papunta ka ng Calibo or Cebu, pag napaaga ka, I think makakalabas na agad kayo ng maaga doon sa pupuntahan nyo, ano? Alright. So, ano pa ba yung mga prices dito? 8.55 to 10.15 is 2,000. 9.20, ito may alas 5 ng madaling araw ay 2,257. So, alas 3 ng hapon to 4.30 ay medyo mas mataas ng konti, 2,750. So, you see the difference? Nasa 900, ano? 1,000 to 900, 800 to 1,000 ang difference. And of course, pag Philippine Airlines, meron pa rin nalabas pa rin ng mga Philippine Airlines kahit sa super app ka ng tawag dito, ng AirAsia, meron pa rin nalabas ng mga Philippine Airlines saka Cebu Pacific yata dito, ano, sa baba. Oh, Philippine Airlines lang pala. But anyhow, of course, AirAsia nga, kaya AirAsia ang dinownload mo talaga para sa AirAsia ang iyong mag-book, ano. So, halimbawa, pipiliin mo yung mas mura. Doon ka sa, kunyari lang, ay 2,000 or 1,800. Remember, 7 kilogram per guest po siya, no? Makita mo siya dito. Ano ibig sabihin ng 7 kilogram per guest? Ito po yung pwedeng the maximum allowed baggage na pwede mong dalhin sa eroplano, sa loob ng eroplano. Yung bagahe mo. So, make sure na, halimbawa may maleta ka or ano tawag dyan, yung pang-travel bag mo. Ano, yung hinihila-hila mo. Hindi ganun kalaki kasi meron pong nasa size 28, size 24. Pag size 28 kasi, hindi yan magkakasya doon sa pinaka-cabin ano, ng eroplano doon sa taas. Kasi medyo malaki yan. So, dapat alam mo yung measure kung gaano kalaki. So, I think yung mga size, I don't know kung may size 18 ba, but mga size maliit sa 20, kasya doon sa cabin. Or yung mga bag nyo lang, kasya doon sa cabin niya ng eroplano. So, kung kayo, marami kayong dadalhin at malaki yung travel bag nyo, of course, kailangan nyo siya i-check in or doon sa ano yan, magdadagdag kayo. Either additional na 20 kilograms, 25 kilograms, babayaran nyo yon. Okay? So, 7 kilogram, pwede kayo magdala ng dalawang bag, kunyari hand carry or carry-on luggage nyo. Basta 7 kilogram yan. Kung dalawa man yan, na allowed lang, ano, isang pwedeng hawakan nyo, ilalagay sa ilalim ng upuan at ilalagay dun sa cabin. At least dalawa. Kasi pag tatlo, chinecheck yata dun pag akat nyo sa may hagdan, ano, chinecheck per person or individual kung ilan yung dala nyong bagahe. So, hindi sobra dapat, hindi dapat sumobra doon sa 7 kilogram. Otherwise, kung 10 kilograms na yan, 15, kailangan nyo ng check-in luggage, ano. So, pag sinelect natin to, wait lang natin ang lalabas, ano. And make sure may pambayad kayo online, ano. I think, hindi ko alam kung pwede na ba sa GCash dito. But meron kasi akong debit card or bank account. So, pwede na kayo mag-add-on ng pagkain. Ayan, 620 pesos ano, sa value pack. At premium flex is 2,000. I don't know kung anong klaseng pagkain yung mga yan. Santan value yata ang tawag nila dito sa AirAsia. You can also baggage option. 20 kilograms. Ito yung sinasabi ko. Aside from doon sa 7 kilogram, pwede ka mag-add ng 20 kilograms for 517 pesos. Pero again, kung hindi naman mag-exceed ng 7 kilograms ang dadalhin mo, kung konting damit lang yan o gamit, no need na yan. Ano? At pick a seat, of course. Kung wala ka kasing, halimbawa, wala kang na-book na seat, kung anong gusto mo, halimbawa, malapit ka dun sa bintan, nakikita mo yung wing, ano? Or malapit ka sa dun ka talaga sa window, kailangan mo mag-pick a seat para ma-make sure mo nandun ka sa upuang yon tabi ng bintana. Kasi kung hindi mo gagawin yan, random po yan. Alam ba, mapupunta ka sa row 20, seat 20, tapos nasa bika, so sa gitna ka, no?
or nasa aisle ka. So make sure you pick a seat kung gusto mo mapunta ka sa window. Lalabas yung ganito, ano, mga lods. Yung nasa window, of course, yung nasa gilid. Itong mga nasa gilid na to. Yan yung mga nasa window. So pipiliin mo yan. At available po, dito mo na makita ko anong seat number. Itong sa gitna to, seat 1, 2, 3. Of course, yan, makita mo yan. Itong, to tell you, ang 6, 7, 8, 9, hanggang 10, ay magandang upuan. Malapit siya doon sa wing, ano? Tapos nakikita mo, of course, kung magvi-video-video ka, mga pang TikTok or whatever, maganda sa 6 to 10 na yan. I don't know, sa mga part ng 12, number 12. Pero 6 kasi kami nung papunta, tapos sa seat number 9 kami, ang ganda ng angle or view, no? Of course. So you can add that one at magpipay lang kayo, I think, I don't know, ayan, 211 kunyari, 211 pa rin sa window, mas mataas yung pula, no? Mas mahal. Okay. At merong insurance dito, ano? Ito pala yung Santan Value Meal, mas mura. Ang Santan Value Meal sa adult ay nasa 190 pesos yan. May chicken in a cell, scrambled egg, so on and so forth. And you have travel protection. Kung gusto nyo talaga may travel protection kayo, pero ako hindi na ako kumuha ng travel protection kasi it costs 230 pesos pa rin naman. No insurance, of course, wala na yan. And then continue, check out lang kayo after that. So, ganyan lang mag-book, napakadali. And again, you can manage that. Halimbawa, nakalimutan mo, oh, nakapag-book ako, pero sumobrang bagahe ko, 15 kilos na, gusto ko magkaroon ng check baggage, ano. Pwede naman doon sa airport, but pag limited yung time mo, medyo alanganin, ano, matatagalan ka pa, you can do it 4 hours, I think, before, ano. Alam mo, 1 hour before na lang, hindi na siya pwede sa app. Or 2 hours. Dapat, yung pinaka super late na mag-upgrade ka or mag-update ka ng iyong add-ons ay 4 hours before the flight. Okay. So, you can just do that by clicking my orders, click add-on or manage add-ons, and then pay the respective amount, ano, kung magkano yung kailangan mong bayaran pa additional doon, kung value meal ba ang ano mo, travel protection or yung sa check luggage mo. Alright? And you can also chat yung kanilang AirAsia support live, si Ava, no? Si ang kanilang AVA chat support. So, wala po silang tawag, live, or something like that. Pero dito, lahat ng tanong mo, nasasagot naman. So, click mo lang yan, new chat sa taas, or click mo rin to, pwede naman dito, or pwede dito. So, yun lang, medyo mahaba kasi to. Mag-update tayo sa other questions nyo, sagutin natin. At nga pala sa mga lugar na may QR code like Boracay, I don't know, sa Cebu and Davao, I will check kung paano mag-generate ng QR code kasi para mabilisan na hindi na kayo maantala doon sa port or sa mga pupuntahan nyo. We will also do tutorial kung paano mag-generate ng QR code. The same time, yung VAC certification, kung kailangan pa yung VAC cert PH, ano, gagawa rin tayo ng video dyan. So, thank you so much. Don't forget to subscribe and follow to our Facebook page as well. This is Jeff the Vlog, and till our next upload.